Eh, may nakikita ka na ba na nagsasama ng mga anak dyan sa mall? At ano yung mga kondisyon para makapasok yung mga bata sa malls? Well, Henry, kung ikukumpara noong mga previous weeks, no, definitely mas marami talaga yung mga batang isinama ngayong araw, no, na kanilang mga magulang. Kasi medyo maluwag na yung mga malls para papasukin yung mga bata. Dalawa lang yung kondisyon, Henry. Una, dapat may safety seal yung establishment. At ikalawa, dapat yung bata ay may kasamang isang fully vaccinated na adult. Galing pang Pampanga si Ray Mark at ang kanyang pamilya upang ipasyal ang anak na si Luis. Fully vaccinated na sila ng kanyang misis, kaya pwede na nilang isama ang kanilang chikiting sa isang mall sa Quezon City. May sariling face shield at face mask na pambata si Luis. Masaya po kasi matagal na rin po sila nakaano sa bahay talaga eh. Matagal din nila naka-steady lang sa bahay eh. Kasi naawa rin kasi kami. Si Lolo Nestor naman akay-akay ang apo na si Aya habang nag-iikot sa mall. Ito ang unang pagkakataon na kalabas ang bata dahil sa halos dalawang taong pandemya. Napaka-importante dahil nawala ang stress. Na siyempre, pag mawala ang stress, maligaya tayo. Sa ika-apat na palapag, merong bakunahan para sa mga edad 12 to 17 years old. Habang hinihintay mabakunahan ng panganay, sinamantala naman ni Brian ang pagkakataon para ipasyal ang bunsong anak at isakay sa Chubibo. Excited yung mga bata na kalabas sila ngayon. Maglagay lang kami ng face mask, face shield para maproteksyon na naman sila. Tapos ibawang kami alcohol lagi. Kahit sa mga kainan, pwede na rin mag-dine-in ang mga bata. Pwede na ito sa Quezon City basta may safety seal ang establishment at may kasamang fully vaccinated na guardian. Inalis na ang mga barrier kaya pwede nang tabi-tabi sa dine-in dahil nasa alert level 2 na ang NCR. So far sir, kahit may kids po, pwede na po sila mag-dine-in sa loob kahit minor po siya. Vaccinated or not fully vaccinated po, pwede na po kids sa loob, even for outside area po. Kanina may sale sa atrium area ng mall pero limitado ang pwedeng pumasok kaya mahaba ang pila. Nasunod naman ang physical distancing sa tulong ng mga security guard at marshals. Samantala kanina sa Divisoria, wala pang gaanong karaming tao. Ayon sa mga negosyante doon, karaniwan sa katapusan pa ng buwan dumadagsa ang mga mamimili dahil nakuha na ang 13-month pay. Kapansin-pansin ding, marami na ang hindi nagsusuot ng face shield matapos gawing optional sa Maynila. Pero may mga pulis at marshals pa rin na nagbabantay at sumisita sa mga nag-uumpukan at walang face mask. Okay, Henry, sa mga oras na ito ay konti na lang yung tao dito sa mall. Maramay na ang nagsiuwihan dahil hanggang 9 o'clock lang ang bukas itong mall na ito. At muling magbubukas ito bukas, alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Henry. Maraming salamat, Jack Batalyones.